when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel. Typical star cinema set siya. At inang set. Well, actually, bukod sa happy kasi, ang mas mapapansin mo pag sa set ni Inang is masaya kasi bilang director nyo, puno ng desire at passion sa ginagawa niya. Nahawa lahat. So everything, everyone is on their toes. Per shot, as in lahat nakatuto. Besides, sobrang nakakonsentrate lahat sa mga ginagawa nila. May mga unexpected naman nagaganap. Minsan kasi si Inang kasi unexpected, unpredictable. So, one time, mainit ulo. One time, sobrang tawa naman ng tawa. So, medyo skits ako kami sa set. Ganyan. So, kabado ngayon, after 3 seconds, tawa naman ng tawa. So, I think, di ba, kasi si Inang kasi teacher eh. Parang teacher siya sa buong Star Cinema, di ba? Ang dami niyang tinuturo. So, parang yung set, pag pumunta ka doon, parang school. Parang hindi sinasadya. Parang nagiging school siya kasi natututo ka kay Inang. Ang generous kasi niya magturo ng alam niya. So parang yung producer, yung PA, yung design, yung ilaw, ikaw as writer, ipo-point out niya sa'yo bakit ganito niya gagawin, diba bakit ganito yung framing niya, ba't ganito gagawin niya sa dialogue. So parang natututo ka. Parang yung set nagiging ano siya, buhay na school. So lahat kami, student ni Inang. Student kami ng pelikula. And what better way to learn, diba, than yung totoong pelikula na yung ginagawa mo. Diba parang on the job talaga yung training ng bawat isa sa amin. Tapos, malaking factor that you have actors na masaya. Diba? Si Piolo, si Toni, si Naisa, si Najoros, diba? Sina Beauty, sina Kai. Game sila eh. So, buhay yung set. Buhay palagi. Parang lahat into yung nandun sa, ang focus sa pelikula. Pero at the same time, ang fun din naman. Hindi, I think lang pinaka-memorable siguro yung ano. Nakulungan namin yung love scene. Kasi memorable din sobra kay Toni first time. So lahat kami, hindi naman alam kung matatagalta kami kasi syempre poprotectahan as part of the team. Ang priority. Priority namin protection ng artista. Nung first time pang gagawin yung eksena, masela yung eksena. So parang lahat kami, overprotective. Pero dumating din sa point na syempre yung buong gabi mo nang ginagawa. Alam niyo, pagkakat kasi din lang, yung AB namin, ready ng pang pantakep or something. Dumating sa point siya na yun, hindi ako hinakaw. So kinahay na ako. Pero yung tipong, okay na, huwag din akong anak. Siguro ang pinakamasaya, may isang draft na naalala ko, parang sobrang nilamay ko, meaning buong madaling araw, gising ako, siguro 3 gabi ako nagising. Ang tulog ko, tag-iisang oras lang kasi gusto ko nang tapusin yung draft. Tapos, sinubmit ko na sa kanya, in-email ko. Sobrang kabadong-kabado ko nung in-email ko kasi ano na kayang magiging comment niya. As in talaga, hindi pa ako makatulog dahil sa comment niya. Tapos, a few hours later, apparently binasa niya agad pagka-email ko. A few hours later, tumunog yung cellphone ko, tapos nakita ko Inang. Sabi ko, oh my gosh, si Inang na. Diba? So parang ano sasabihin niya? Pagbukas ko, ang nakalagay na message, parang, "Nak, we have a beautiful movie." Tapos exclamation point. So sobrang euphoric kasi, di ba, parang, salamat naman. So parang isa yun sa mga hindi ko makakalimutan kay Inang. Kasi Olivia Lamasan siya, di ba? Sabihin niya na parang nagustuhan niya yung sinulat mo. Parang, wow, di ba? Ang laki nun, ang saya. Every shooting day is a challenge for us. Kasi every, kay Inang walang maliit, walang malaking scene. Walang pinipili eksena. So parang feel ko kung anong challenging ang word. The buong paggawa ng buong pelikula is a challenge for us. Set na set from the start yung vision niya. So, it's up to us, sa mga katulong niya sa set, to help her attain that vision. So, every shooting day is a challenge. Parang lahat sila, yung mga artista, nakakatawa, nakaka-touch. Kasi, halimbawa, nung last day ni Beauty, umiiyak siya. Anong paalis, nagpapaalam. So, natatawa kami, for the same time, natatouch kami. Ay, seryoso siya, seryoso. Tapos artista sila, tapos sila yung pa-picture na pa-picture sa lahat. Oo, kasi mamimiss nila kasi yung nila. Staff. Si Piolo, hindi yung eksena, silang dalawa ni Toni, yun yung last scene nila together na kukunan namin. So, last day ni Piolo. Madaling araw na yun, mag-aalas 4 na, may flight siya. May flight siya. Mamaya-maya, oo, aalis na siya. So, kailangan nang tapusin yung eksena.
Kasi minomotivate na ni Inang si Toni. Si Toni, minomotivate. Pero ang namomotivate, ang umiiyak, si Piolo. So, ganun siya ka-affected. Tapos sinabi nga niya after, kasi nakadagdag yung thought na last day na niya. Diba? So, mamimiss daw niya yung grupo. Kaya lalo siyang na-carried away. Siya yung naiiyak doon sa motivations ni Inang. Tapos yun, after nun, direct siya sa airport. Oh, lipad na siya. Lipad na siya. Nung college ako, parang na-realize ko na gusto kong magtrabaho sa Star Cinema nung napanag ko dalawang pelikula nila. La Vida Rosa, na dinirect ni Direction Toronio, and Got to Believe, na dinirect ni Ina, ni Olivia Lamasan. So, pagpasok ko sa Star Cinema, hindi ko makakalimutan na nung first week ko as a creative assistant, isa sa mga unang na-assign sa akin na trabaho is umupo ako sa main pick approval ng Milan. That was 2004. So yun yung unang-una kong natatanda ang experience ko sa Star Cinema. Nanood kami ng director Scott ng Milan. After nang mapanood ng lahat, nagtanong si Inang. Tinatanong niya lahat. Parang anong comment niyo? Ganyan. Tapos, grabe yung feeling ko ng pagka-starstruck kasi Olivia Lamasan, hinarap niya ako, tapos tinanong niya ako, ikaw, anong comment mo? Anong tingin mo sa pelikula ko? Di ba parang, hello, parang bago ka lang, di ba tinatanong ka ng Olivia Lamasan as if your opinion would matter? And so I told her my opinion. Tapos, grabe yung na-imprint sa akin na memory na you have a great director, di ba? Pero, and yet, grabe yung humility niya to ask for yung feedback, yung comments ng mga tao around her. Kahit gano'ng kakabago, kahit gano'ng kaliit yung position mo, nagmamatter yung opinion mo sa kanya. So siguro yun yung isa na over the years, nasa 10 years na ako ngayon sa Star. Parang over the years, yun yung isa sa pinaka-importanting lesson na naituro sa akin ni Ina. Diba? Na no matter kung ano na ang marating mo, no matter kung ano na yung magawa mo, di ba? Parang, huwag mong kalimutang magkaroon ng humility, di ba? To ask yung people around you kung anong tingin nila doon sa trabaho mo. Di ba? Kasi filmmaking, doon ko na-realize sa kanya, filmmaking talaga is a collaborative effort. Kasi inang yung tipo ng director, ng tao, na ipupursue ka niya para marinig niya kung ano yung tingin mo, kung ano yung opinion mo. Kasi your opinion matters. So, di ba? Parang ang sarap magtrabaho, ang sarap gawin yung the thing that you love. Di ba? Kung ganun yung klase ng katrabaho mo. So, isa yon sa mga important lessons na impart niya sa akin, humility. Di ba? Humility, tas at the same time, yung passion. Yung passion for the work that you do. Di ba? Na yung trabaho mo, oo, mahal mo yan, pero di ba, may greater purpose eh. Diba? Kung bakit ka nagkukwento. Diba? Kung bakit ka gumagawa ng pelikula. Parang, hindi niya inaano sa amin yun eh. Hindi niya nililecture. Pinapakita niya. Pinapakita niya na grabe yung service na magagawa mo through storytelling eh. Diba? So, ikaw, may inspire ka dun. Diba? Parang you'd want to tell more stories. Diba? Para i-inspire mo din yung mga tao to become better versions of themselves. Diba? To confront, diba? Questions, diba? Harapin yung mga dapat harapin sa buhay nila. Ito starting over again, pang third ko na kay Ina. Every film kasi is a different experience sa kanya. Pero tanda-tanda ko din, nung first time kong naman na mag-work ako with her, in the name of love. So hindi ko alam what to expect, alam ko lang makatrabaho ko, Olivia Lamasan. Pero during the course of the shooting, naka 65 days kami noon and almost a year para magawa yung film. Lagi ko binabalikan yung movie na yun, feel ko, ang pinakatinugan sa akin, patience. Patience sa ginagawa ko, patience sa mga tao, patience na alam mong kailangan pagdaanan lahat ng bagay na to achieve a greater goal. So every project, hindi man kanya, lagi kong dala-dala yun. Kasi lagi ko iniisip, this project may be different from the rest na nagawa ko, alam ko may matutunan ako dito, may mga pagdaanan ako mahirap, pero alam ko, may hawak akong patience na natutunan kay Ina from the movie In the Name of Love.
bukod sa patience, I must say, Direct Olive brings out the best in you sa lahat ng ginagawa mo. May it be a little part lang ng bigger picture na ginagawa niya. Lagi niya pinaparamdam kasi na this is not just me. Tulong-tulong tayo. Kasi sa talaga yung collaboration, damang-dama talaga ng bawat isa yun. Kasi, ano siya, sobrang generous ng tao na hindi lang sa pagkakain niya. Dahil lagi kami nakapakain. Kasama yun. Pero, generous in a way na, yun nga eh, yung set namin kasi para siyang school. Every movement, every gagawin niya, kung ikaw talaga gusto mong matuto, may makikita ka talagang something sa kanya. Feel ko part si Inang ng pag-grow ko as filmmaker tsaka dito sa work ko in general. Kasi, napupush niya talaga bawat isa to their, ano, hindi limit nga eh. Mapush lang pa sa limit na inaakala mong yun ang limit mo. Feel ko yung movie na to, natulungan niya ako na personal level. Personally, feel ko may mga moments na tanong ko yung sarili ko na. Tapos, pag natatanong kasi siya eh, pag kuwari, may tinukunang eksena, ganyan, ganyan. Ikaw, anong komento mo? Parang ako, hindi na siya technical, hindi na siya pelikula-based. Humuhugot na rin ako on a personal level ko na, ah, ganyan ba talaga gagawin niya? Pero kung kasi kung ako, parang ganito. Yung ganon, so parang feel ko, natutulungan niya ako hindi lang sa work ko, kundi on a personal level na mas lumalawak ang perspective ko sa buhay. Palagi ko sinasabi kila Inang sa mga kaibigan ko, siguro itong starting over again, isa siya sa pinaka-personally meaningful na screenplay na nasulat ko. So siguro doon ako humugot ng emosyon. Diba? Parang a lot of the scenes, a lot of the decisions of the characters, parang at some point, dinaanan ko. So parang sabi ko nga kay Inang, maybe this is me being honest. Diba? Na, ito siya eh. Kasi ganun din si Inang eh. Pinush niya ako eh. Nung nagsusulat ako eh. Sige na, push mo. Huwag kang matakot na magkamali yung mga characters mo. Huwag kang matakot na yung gagawin nilang desisyon, baka magalit ang mga tao. Kasi at the end of the day, tao sila eh. Diba? Tao ka. Tao yung characters mo. So doon siguro kami humugot sa totoo. Diba? Yung totoong pinagdadaanan, yung totoong magiging decision, pero what's special about this script is yun, parang hindi niya ako nilimitahan na huwag mong isipin muna ano yung mga restrictions kung i-judge ng mga manonood yung characters. Mahirap kasi yan eh, di ba? Parang, ay, ang sumasama niya, ang sumasama niyang tao, ay, hindi ko gagawin yan. Di ba? Si Inang yung nag-push sa akin na itapon mo muna lahat yan ng takot mo. Itapon mo yung mga takot na yan. Isulat mo lang kung ano yung pinakatotoo sa'yo. So, yun, kaya grabe yung fulfillment after writing the screenplay. Kasi as a writer, bihira ka din talaga mabigyan ng opportunity, diba? To be so honest, diba? Dun sa screenplay na hindi ka natakot na i-judge ka ng director, ng mga kabasa, nung material mo. At some point, naging si Marco ako na nasaktan at naghanap ng mga tanong, diba? Naging si Jeannie ako na nag-regret, diba? At gustong bawiin lahat ng mga pagkakamali ko. And naging pati na rin ako na gusto kong protektahan, diba? Kung ano yung meron ako ngayon.